Ave Maria Purissima, isama pagpalang gabi sa ating lahat, ngayon ay ating pinagdiriwang sa dambana ng Parakleto ang 10th linggo sa karaniwang panahon sa araw ng Huwebes. Sikapin ang alay sa Diyos ay dalisay at walang kapintasan. Sa Ebanghelyo, patuloy na nangaral ang Panginoong Hesukristo sa mga alagad. Huwag kang papatay. Huwag mapuot sa iyong kapa at huwag maghamak sapagkat iyan ay pananagutan mo sa hukuman. Mas mabuting makipagkasundo muna sa kapatid bago maghandog. Halina, ating pausbungin ang pag-ibig sa pakikipagkapwa at patawarin sa mga pagkukulang. Hayain natin ang Diyos ang maging hukom at huwag ilagay ang hustisya sa ating kamay. Upang sa ating paghahandog at kahilingan sa Panginoon, tayo naman ay mapagbigyan at kaawaan niya. Sa ating banal na pagdiriwang, tayo ay pangungunahan ng kanyang kabunyar, Archangel Jigel Ronald Licop ng Order of the Missionaries of John Florentine at katuwang na klerigo ng Order of the Missionaries of the Holy Spirit. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at ating pangsabayan ang pambungad na awit. Bayan tayo yung awit sa ibig ng pag-ibig sa Diyos na banalubos nating mahal. Maghari sa tanang lipi.
kami lupon. Ngayon tumukon sa habang panahon sa'yo paruroon. Sama-sama kami Panginoon, bayan tayo. Isang lahi, isang lipi, isang bayan, isang kawan, isang lahat sama-sama. Nalubos natin mahal, maghari sa tanang lipid. Buklod, buklod, kapit, kapit, tipon, tipon, sama-sama, buong lakas nagkakaisa. Kaming lupon ngayon tungkol sa habang panahon sa'yo paruroon. Sama-sama kami Panginoon, bayan tayo umawit sa himig ng pag-ibig. Sa Diyos na banal, lubos nating mahal, maghari sa tanang lipig. Sa Diyos na banal, lubos nating mahal, maghari, maghari, maghari sa tanang lipig. Sa pangalan Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawe, at ang pagpapagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito'y Kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo ay maging tapat na manampalataya sa Espiritu ng Kabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyay ng tubig at asin ay nagibigay ng buhay at kasariwan sa daigdig. Ito'y nag-aalis sa mga kasalanan at nagibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lang namin marapatin ng basbasan ang tubig at asin na ito. Upang bigyan ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan. At kami maligtas sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hindi lang naman ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kristo'y nagari, si Kristo ang nagutos, si Kristo'y nagwagi.
Diin ng Diyos ng kanyang bayan at bansa ang lahat ng inapal, luwalatin siya. Si Kristo'y naghari, si Kristo ang nag-uutos. Mga kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisa at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangrihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay sama-sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. 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 At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong mabuting kalooban, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw ang
ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Luwalhati sa Diyos kita, sa luwalhati. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang katastasan, kasama ng Diwang Banal, ang mahalain ko. Sa kalwalatian ng Diyos Ama, manalangin tayo. O Panginoon ng kasaysayan, ng kulay ng lahi at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig, kaming iyong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Pagindapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa tulong ng Espiritu Santo ang mahal na inkong, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Mag-alang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Estrelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon, at ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natataklubungan lamang ng mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya
sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos sa daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos ang nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag at siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawaing masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia. Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo,
kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mong magsabi sa kaniyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kaniya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magkasala laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kaniya habang may panahon na, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod. At ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusin. Mga magulang ko't mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Naway sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mapaway ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purissima. Simpikado kong Ave Maria Purissima. Simpikado kong Ave Maria Purissima. Simpikado kong sa pangalan ng Diyos, Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kapatid, mga anak ng mahal na Ingkong, ng dakilang Espiritu Santo, palapakan po natin ang ating mahal na Ingkong. At welcome po sa inyong lahat na narito sa ating napakagandang pambansang dambana ng Parakleto. Palapakan natin muli ang ating mahal na Ingkong. Nagpunta kayo sa simbahan o kayo ay dito sa ating dambana o kaya sa inyong mga chapel, sa mga parokya natin at sa mga diocesan shrines natin para mag-alay sa Diyos. Para unang-una, sambahin ang Diyos. Sapagkat yun ang purpose ng ating pagtungo sa simbahan. Pangalawa, para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Isa rin, para tayo ay humingi sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. At isa rin sa hindi dapat kalilimutan natin kapag tayo ay tutungo sa mga dambana, yung ating pagsisisi ng ating kasalanan. It is asking for forgiveness at ang repentance o ang pagsisisi ay dapat ay dala-dala ng isang mananamba. Tama po ba mga kapatid? So, huwag natin kalilimutan yun. Kaya every time na tayo ay pupunta sa simbahan o kahit sa loob ng bahay natin, sapagkat sabi ng ating simbahan, sabi ng mahal na Ingkong, ang mga tahanan nyo ay simbahan din sapagkat doon ay mananahan din ang Diyos. Wala nga lamang pari na tulad ng sa simbahan na ginaganap ang mga sakramento. Pero sabi ng mahal na Ingkong, ang bahay nyo ay simbahan ko rin.
kung paanong sa simbahan ako ay nananahan, wika ng mahal na inkong, nananahan din ako sa inyong mga tahanan. At kung kayo ay magdarasal, ipagkakalob ko ito sa inyo, wika ng mahal na inkong. At sabi rin ng mahal na inkong ay, kung dumarating ang oras na kayo ay lumalapit sa akin at nagdarasal, pero hindi pa nagkakatotoo o hindi pa nangyayari o hindi pa sinasagot, ang wika ng mahal na inkong, dalawang bagay. Sabi niya, baka mayroon pa kayong dapat gawin na nais ng Diyos na gawin ninyo, pero hindi nyo pa ginagawa. Tama po ba mga apo? O mayroon kayong mga bagay na dapat sabi ng Diyos, sabi ng simbahan, sabi ng banal na kasulatan, o wika ng inyong tatak na dapat ay huwag mo nang gagawin, pero ginagawa mo pa rin. Yun ang dahilan kung bakit minsan ay yung ating panalangin sa simbahan o sa loob ng inyong bahay ay hindi tinutugon ng Diyos. At sa ating ebanghelyo ay napakaganda sapagkat isa ito sa dahilan kung bakit sinasabi ng mahal na inkong na hindi natutupad o hindi naririnig ang ating dasal. Sabi nga, minsan tayo nagdadasal hanggang siling lang, hanggang kisame lang. Well, kung gato kalaki ang bahay mo, ang taas na narating ng dasal mo, pero hanggang kisame lang. O kung maliit naman ang bahay mo, hanggang kisame lang din. Kasi hindi umaabot sa Diyos ang iyong dasal. May time ba na ganun mga apo? Usually, may ganun tayong mga prayers. O, ganun nangyayari, pero we are not aware. Hindi tayo mulat na, ganun pala. Hanggang kisame lang pala yung dasal ko. O baka mamay hindi pa nga umabot ng kisame. Bakit to ganoon, mga kapatid? Di ba minsan ang mga, sabi nga, yung mga sakristang gustong-gusto nilang mag-insenso. Bakit? At gustong-gusto ng mga sakristang mag-insenso? Kasi yung gustong-gusto nila yung umuusok-usok. Hanggang sa kung mahika yung pare, good luck sa pare, hinika. Pero the mere fact na nakikita mo na yung dasal o yung usok ng insenso ay tumataas, sinasabi natin, ang panalangin ay nakakarating. Pero bakit nga ba hanggang kisame lang ang dasal nyo, mga kapatid, o ang dasal natin, hanggang kisame lang ng bahay natin? Sabi nga sa ating ebanghelyo, may dahilan. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay sasamba, kung ikaw ay magdarasal, o kung ikaw ay lalapit sa Diyos, dapat ihanda mo ang iyong paghahandog. Ihanda mo ang ialay mo. Hindi lang ihahanda mo yung dasal mo, hindi lang yung words, hindi lang yung prayers, hindi lang yung listahan ang ihahanda mo, pero sabi din, ihanda mo rin ang sarili mo. Kasi, paano ka bibigyan kung ang sarili mo ay hindi nakahanda? Ang araw din na ito ay unang araw ng ating nobenaryo para sa karangalan ng San Juan Bautista. At gayon din, sabi nga, sumakto. O hindi lang sumakto, o it is talagang itinalaga ng Diyos na magka-birthday si San Juan Bautista at ang aning utang patriarka, San Juan Florentino. June 24 ang birthday nila. Si San Juan Bautista, inihandaan niya ang daraanan ng Panginoon. Siya ay sumigaw, siya ay nagpahayag, kahit na nakakasakit ng mga tao.
Pero dahil ang iniisip niya at sinasabi niyang, ihahanda ko ang daraanan ng Panginoon, kailangan kong gawin ang bagay na ito. Kaya't nung dumating na si Kristo, nauunawaan na ng mga tao ang nais ng Diyos. Ganun din naman sa ating Simbahang Apostolic Catholic Church. Ang naghanda ng daan ng mahal na Ingkong para siya ay makilala at para maitayo ang mga haligi ng Apostolic Catholic Church ay walang ibang dahilan kundi ang ating minamahal na Patriarka, unang Patriarka, Santo Juan Tolentino. Palapakan natin ang ating mga minamahal sa Juan Bautista at Santo Juan Tolentino. Naghanda sila, mga kapatid. Inihanda nila para sa isang napakaganda, napakadakila at napakabanal na bagay. At yun din ang nais ng Diyos, ng ating mahal na Ingkong, kapag tatanggapin natin ang grasya ng Diyos, kailangan may paghahanda. Kaya't sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo ay pupunta sa templo, bago kayo mag-alay at naalala ninyong meron pala kayong nakagalit, meron pala kasamaan ng loob, meron palang hindi pagkakaunawaan, ang sabi ng Panginoon, bago ka dumiretso pataas, kasi you're asking for prayers, dapat daw, bago ba vertical prayer, bago daw ang vertical communication, dapat ay mayroon munang horizontal prayer or horizontal communication. Bago ka makipag-ayos daw sa Diyos, mag-alay sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, dapat daw ay makipag-ayos ka muna sa kapwa mo. Makipag-communicate ka muna sa kapwa mo. Kasi pag dumiretso ka na agad ng vertical, pero hindi pa nagaganap ang horizontal, yung prayer mo baka hindi umabot ng kisame. Hindi makakarating sa Diyos. Naunawaan po ba mga apo? So, kaya pala, ang dami kong dasal. Ang dami ko ng pinagpaguran. Napagod na ako. Lahat na ng pawis ko, tumulo na. O minsan nga, nasugatan na ako at may tumulo ng dugo sa kuko. Pero wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin nagkakaroon ng tugon o hindi pa rin nagkakaroon ng bunga. Kasi nga, baka may kinakailangan pa tayong ihanda, ayusin, o mga buhol ng buhay natin o mga buhol sa ating relationship sa ating kapwa. Anong dahilan? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, kung ang inyong pagtupad sa batas ng Diyos ay tulad lang ng mga pariseo, mga iskriba. Sino ba sila? Sila yung mga doctors of the law. Sila yung mga nagsusulat, nag-scribe, nagtatala ng mga batas ng Diyos. So, ibig sabihin, mataas ang kanilang estado, especially sa religious life and spiritual life. Pero sabi ng Panginoon, kung ganyan lang, hindi yan sapat. Diba, mga kapatid? Kung ganyan lang, kung sa tingin ninyo ganyan lang ang dapat na ganap ninyo, na dapat pagsamba ninyo, hindi yan sapat. Hindi yan aabot sa kisame. May ceiling pero hindi umabot. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kung ang utos ay huwag kang papatay, sasabihin ng mga tao, hindi naman ako pumatay. Hindi ko siya binawian ng buhay. Hindi ko inilagay ang aking mga kamay sa kanya. Wala akong ginagawa. Di ba minsan, ha? Wala naman akong ginagawa. Ang layo-layo ko. Di ba may ganun tayo minsan? May alam mo, may nangyari ka ganito. May alam ka ba? Ha? Wala akong alam.
Pero ang totoo may alam. Hindi nga dumapo ang kamay, pero may ginawang paraan para dumapo ang kamay, para masaktan ang kapatid, para pahirapan ang kapatid, o para mawalan ng buhay ang kapatid. Sabi ng Panginoon, dapat kung ano, hindi lang yung physical, dapat kung ano ang inyong motibo, kung ano ang nasa puso ninyo. Maaring hindi niya kayo nagalit at hindi niyo siya pinatay, pero sa puso ninyo, doon sumisibol ang galit. Doon ipinagbubuntis ang galit. Doon ipinanganganak ang galit. At doon lumalaki ang galit ng tao. Kahit na hindi mo pinatay, pero nag-alaga ka ng galit sa puso mo, sabi ng Panginoon, hindi sapat at hindi aabot sa siling ang dasal mo o ang paghahandog mo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo ay dapat ay bantayan natin ang ating puso. Paano ba babantayan ang puso para hindi ito pasukin ng kahit na maliit na galit, sapagkat minsan wini ka ng isang banal. Kahit na hibla ng buhok, kung mayroong galit sa inyong puso, doon papasok ang kalaban ng Diyos. Kahit sabihin natin, yes, ganap na ganap tayo, ang dami nating inaasikaso, nagrosaryo, nagdasal, lahat ng bagay ginawa natin. Pero kung mayroong crack, kahit maliit na crack, sa puso ng tao, dahil sa galit, doon papasok ang kalaban ng Diyos. Na hindi natin namamalayan, nagbubuntis na pala, lumalaki na pala, hanggang sa mamaya sasabihin mo, magmumura ka na, magagalit ka na, at sasabihin pagkatapos, ha, saan galing yun? Hindi ko alam kung saan nang galing ang galit mo o ang galit ko. Sabi nga ng banal na kasulatan, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Mula sa kung ano ang laman ng puso mo ay sasabihin at lalabas ito sa ating bibig. Kahit ano ang dapat na mayroon ng isang tao o ang isang tinataka ng Espiritu Santo upang ang kanyang puso ay mabantayan. Diba nga, sabi nga, dapat daw ang puso ay binabantayan. Guard your heart. Siyempre, ang lahat ng pumapasok sa ating puso, sa ating kalooban, ay nangagaling sa ating isip o nagagaling sa ating mga mata. Sabi nga, ang mata, ang bintana ng ating kaluluwa, at ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa ating isip. Ibig sabihin, wika at nais ng Panginoong Jesucristo at nais ng Mahal na Inkong, bantayan din natin kung anong pumapasok sa isip natin. Ang isip ba natin ay judgmental? Ang isip ba natin ay punong-puno ng jealousy? Ang isip ba natin ay punong-puno ng prejudice? O ang isip ba natin ay kung ano-ano ang tumarating sa isip natin? Kaya't kung ano ang nasa isip natin, mabubuhay sa puso natin. At doon lumalago at lalabas ang galit ng tao. Guard your mind, mga kapatid. Bantayan natin ang pumapasok sa isip natin. Paano ba nababantayan ang pumapasok sa isip? Ibig sabihin, araw-araw, oras-oras, ano ba ang tinitingnan mo? Ano ba ang binabasa mo? O ano ba yung pinagninilay-nilayan mo? Naginilay ka ba ng asar mo sa ibang tao? O pinagninilayan mo ba ang salita ng Diyos na magpatawad ka sa kabila na ikaw ay sinaktan o ginawan ng hindi maganda?
ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay sinaktan, anong ginawa ng Panginoon? Nung siya ay inaakusahan na gumawa ng kung ano-anong mga bagay, anong ginawa ng Panginoon? Tulad ng isang tupa, tahimik lang. Pero ang Panginoon, sabi nga, kapag ang karangalan ng Diyos ang siyang tinatamaan, katulad nung dumating siya sa templo at nakita niya ng nababastos, naluduhagi, nawawala ng paggalang at pagrespeto sa simbahan ng Diyos. Hindi nahiya si Kristo, hindi nangiming si Kristong magalit at sabihin kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanila. Again, mayroong mga galit na righteous tulad ng Panginoon. Yung galit na kung saan ito ay para sa karangalan ng Diyos, nais mong ipagtanggol ang karangalan ng Diyos o ipagtanggol mo ang iyong kapwa. Pero may galit na selfish, yung para sa sarili natin. At yun ang galit na kung saan dapat ay iwaksi o alisin ng tao, lalo't higit ng tinatakan ng Espiritu Santo. Ganon din upang tayo ay hindi makapatay. Kasi maaari hindi mo pinatay sa katawan, pero namatay naman ang pananampalataya. Maraming ganon. Dumating yung isang kerubin, dumating sa Black Rosary, may isang luklukan, oh, nabuhay ka. Yun, left the group agad, namatay agad. Watch your words. Sabi ng Biblia, lagyan mo ng asin ang iyong salita. Dapat ang ating salita ay nakabubuhay, hindi nakakapatay. Ang taba-taba mo ngayon? Sigurado ako may nagsatasan yung ganyan. Oop! Sinabi ka mataba, sige, isang buwan, papayat nga ako. Ang payat-payat mo naman ngayon? Ang pangit ng buhok mo. Yung kilay mo hindi pantay. Ang dami nang sinabi. Siyempre, hindi pare-pareho ang tao. Iba-iba pinagdaanan. Unti-unting namamatay ang spirito. Kaya para maiwasan natin, watch ang sasalitihin natin. Sabi nga, walang pwedeng pumigil sa dila. Kahit sino, hindi pwedeng pagilan ang dila. Sabihin ang kung ano-ano. Pero, ang Diyos lang ang siyang makapipigil nito. Kahit anong dapat gawin? Diba? Sana maalala ko pa. Minsan may dasal tayo sa Mama Mary, diba? Yung pang Sabadong paminto, inialay kong aking sarili, ang aking isip, ang aking puso, ang aking salita, ang aking dila. Iaalay dapat ang dila sa para sa Diyos. So saan mo ginagamit ang dila na ito? Ito ba ay ginagamit para bumuhay ng pananampalataya? O ginagamit para patayin ang pananampalataya ng ating kapatid? O ng ating kapwa? O kaya sa loob ng bahay? Sasabihin ng nanay, impyernong bahay ito. Kung impyerno yan, sino ang nakatira sa loob? Anghel? Hindi po ang nakatira sa loob. Sabi nga, we attract. Sabi na, ang berbo ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. Nang dumating ang anghel sa Mahal na Birheng Maria, ang salita ng Diyos ay naging tao. Pero, ang masamang salita ay pwede rin maging tao o pwede rin magkatotoo. Kaya nga, especially sa mga luklukan, sa mga tinataka ng Mahal na Ingkong, kasi, di ba, ang ating dila ay makapangyarihan. Kaya, bantayan natin kung ano ang ating sasabihin. At para ito ay hindi kung saan-saan, kung anong sasabihin, kung sanay ka sa mga salitang barubal, yung words ng iba, balbal, at kung ano pang mga salitang hindi magaganda. Mga salitang
hindi nakakaaplit ng pananampalataya ng kapwa. Dapat ay ialay natin ang sarili at ang ating dila sa Diyos. Ang dila ay tulad ng isang double-edged sword. Isang ano sabihin ng espada na doble ang talim. Na kapag ito ay sinabi na hindi na pwedeng ibalik. Pero sabi din, ang tao kapag namatay, ang una daw nabubulok ay dila. Naku, baka sa Sunday wala na magsalita sa mga kapilya. Guard our heart, guard our mind, guard our tongue, and guard our words. Archbishop, nangyari na po talaga eh. Nakapagsalita na ako. Nangyari na. Anong dapat gawin? Sabi nga ng Biblia, huwag kang matutulog, huwag mong hahayaan na lubugan ka ng araw na hindi nakipag-aayos sa iyong kapatid. Ibig sabihin, kung mayroon tayong nasaktan o mayroon tayong nagawa ng hindi maganda, ang nais ng mahal na ingkong, ang nais ng Panginoong Jesucristo, sa puso mo, humingi ka ng tawad at kung magagawa mo, puntahan mo. Lapitan mo, makipag-ayos ka. Kung hindi pwede, i-video call mo. Kung hindi pa rin pwede, i-text mo. Kung hindi pa rin pwede, hanapin mo, may TikTok siya. Kung ano-ano pa. Ngayon, di na uso ang harapan para magkasakitan. Chat lang, sa GC lang. Ang dami nangyari sa GC. Kaya, ang mga tao mahilig sa left. Left the group. So, hindi lang yung salita ang dapat pantayan o hindi lang ang dila. Yung isip din natin kasi, nag-chat si Apo, o nag-chat yung anak mo, o nag-chat yung kahit sino man. Sagutin mo na agad. Na hindi mo naman nakita reaction niya, pero sagutin mo na agad. Ang ending, left the group. Pero babalik din naman, syempre. Pero nasaktan na natin, mga kapatid. Sabi nga ng isang beauty queen, click before, ano ba? Think before you click. Mag-isip muna bago mo i-click o bago mo i-send. Mga kapatid, ang nais natin ay kapayapaan. Ang nais natin ay mabuting relationship sa bawat isa. Sa loob ng pamilya, sa loob ng eskwelahan o sa trabaho ninyo o sa loob ng simbahan. Walang ibang nais ang Diyos kundi magkaroon tayo ng good and holy relationship. Nung unang panahon sa Biblia, magandang relationship ng Diyos at ng tao. Si Adan at si Eva naglalakad sa Garden of Eden kasama ang Diyos. Pero dahil sa salita ng ahas, totoo ba? Totoo ba yan? Dahil sa sinabi ng ahas, ang relationship ng tao ay nasira dahil sa kasalanan. Pero walang ibang gusto ang Diyos at yun din ang gusto natin. We want to have a happy and peaceful and holy relationship sa loob ng bahay natin. At kapag ganoon ang bahay natin, masaya, may pag-uunawaan, nagkakasala, nagkakamali, nagtitiisan, inuunawa ang pagkakamali ng iba. At pag nagdasal, titingnan ng Diyos, mapayapa ang bahay, mayroong pag-iibigan. At ganoon din sa distrito ninyo, sa distrito natin. Marami tayong gustong gawin, pero hindi nangyayari. Bakit? Because
sa loob ng distrito, magulo ang relationship ng bawat isang tinatakan o ng diocese at siyempre ng buong simbahan. Kaya't muli mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung ganto lang ang inyong pagganap, hindi aabot ng siling ang inyong dasal. Dapat taasan natin, dapat lalima natin, dapat lawakan natin ang pangunawa natin sa sinasabi ng Panginoon. Ave Maria Purissima, sa pangalan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, iwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao, buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Kay Mariyang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa ating nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklop sa kanan ng Ama. May kapal rito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama.
na sinasamba at niluluwalhati. Kasama ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Patuloy nating walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, ay sama-sama natin hilingin sa mang bukal ng awa na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyahang loob na bigay niya. Naway palakasin niya pang lalong ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church, upang tayo ay umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas na pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at pagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyong aming kapatiran saan mang dako, at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa na kanya ikalawang Pangulo, Sara Duterte, pagkalaban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patubayan sa tuwi-tuwina, sampu ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas sa mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at apagpahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating makapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na mayapa na at sa amin ay naunang lumisan sa daigdig na ito, nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapa sa kapiling kay Kristo, na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan, lalong-lalo na ang mga kahilingan ng iyong Apostolic Catholic Church. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kami magagawang anuman kung wala ka.
sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyong dinggin sa aming mga panalangin at manatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkalob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaysa ni Maria, na aming ina, ang mahal na reyna ng mga patriarka, sa tulong na rin ni San Juan Florentino at ng Santa Maria Virginia, papuri ngayon ni ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para po sa pag-aalay. Ng pagkawa
tiyak ng tinapa. Pagpapanunggo sa lahat ng pinapala sa kabagsang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay ni Alay sa iyo na galing sa lupa at bunga ng aming pagkabuhay upang maging tinapay sa amin ang buhay na walang hanggan. Purihin at pagdarang Diyos ngayon at magpakailanman. Pagkita ng misterong ito ng tubig at alak, may baginang kami ng kanyang pagka-Diyos. Yayaman na kikisa siya sa aming pagkatao. Purihin ka kami ng Diyos sa lahat ng pinapal, sabagat siyang kabutihan at tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguro ng tao, upang maging inamin ng aming kaluluwa. Purihin at pagdarang Diyos ngayon at magpakailanman. Sa katas na bubas naging dugong papawi ng lahat ngunin mo Diyos sa tanggap ang doon sa iyo at hari. Magsitayo na po ang lahat para po sa banal na pag-iinsenso. Manalangin ko mga kapatid, ang ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbahang banal. Sa lalo namin kababanal, pagdapatin mo Ama at tanggapin itong aming mga handog na nagmula rin sa iyo. Pasidhiin mong lalo ang pananampalataya ng iyong sambayanan upang kaming lahat ay wagas sa makapaglingkod sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mong si Jesus, na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan, sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kami iyong sambayanan, ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Sa tulong ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dakop, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo, kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Makapangyarihan, nabubuno ang langit at
pala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pagsilod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapal. Sapagkat sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo ang Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay maialay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya iniling namin, Ama, na basbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristo ang Panginoon namin na siyang nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipagkadulusya, kinuha niyang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, pinaghati-hati niya iyon. At ibinigay sa kanyang mga lagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Binigay yon sa kanyang mga lagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuli natin ang misteryo sa sakramento ng ating pananampalataya. Kaya, Ama, bilang pagunitas na kailigtas ng kamatayan ng iyong anak, sa kanyang malawalhating muling pagabuhay at paakyat sa langit, samantalang hintay namin ang kanyang maligayang pagabalik, inialay namin sa iyo sa pasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tungayin mo sana ang mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ng handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming may kinabang na ang katawan na dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahaginan ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Mariang Berheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, kasama ni Santa Maria Berhinya, San Juan Torrentino at ng Amang San Jose, at ang lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ang mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong tinawag at hinirang, yayamang nanalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hiniling namin, Panginoon, ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan,
Patagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na Ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa't hindi hiwalay sa isang banal, apostolika at katolikang simbahang tinatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalain mo at gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming banal na patriarka na si Juan Almario, gayon din ang kanyang chancellor na Senior Archbishop Juan Norman, kaming lahat na mga arsobispo, mga obispo, mga katuwang na obispo, mga kaparian, diakono at diakonesa, madre na besyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order Missionaries of the Holy Spirit, ang Order Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria, Virginia. At higit sa lahat, sinasamo namin na kami ay patuloy na ipamagitan at ipanalangin ang iyong mga banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, gayon din ang aming una at dakilang patriarkang si San Juan Florentino, ngayon at sa darating pang mga panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at apat na mga patriarka sa buong mundo, kasama mga ecumenical na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresya at Pilipinas, Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo po, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo tigit ang mga sponsor ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao, lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy, Cheerful Gibbet Apostolate, St. John Florentine, at ang lahat na nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon namin pinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong karyan. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kami yung mga relosyon lingkod, hindi mang karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo, lubi mo kami ay makasama ng mga banal at pinagpala mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo, San Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago II, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo at Juan Florentino. Kasama rin sina Santa Maria Virgen, Antiotokos, ang ina ng Diyos, gayon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia. Lahat ng mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, ang mahal na Ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Bilang isang bayan ng Diyos, ang ating awitin ang panalangin turo sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Hiniling namin kumidya sa lahat ng masama, paggalawan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ay kalawang pagparito at pagpapahayag ng tabalas naming Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pag-ibig, pagkasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo na ang mahal na ingkong, nabubuhay ka at agahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kapayapaan po sa lahat. Peace with you. Peccata mundi.
magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pahapalad ang malayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa buong makapagpuan ng Panginoong Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, Diyos ko, at pinagsisisihan ang buong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo. Sa aking kapwa at sa aking sarili, nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at maawain, at karapat-dapat na mahalin. At pinagtitikaan kong hindi na muling magkakasala. At lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsiyuko po ang lahat. O Diyos, sama ng awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagabuhay ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo, pinagkaisa mo ang mundo sa Kanya, at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat, sa kapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng Misteryos Sakramento ng Simbahan, nawa Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong arsobispo ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan. Sa pangalan Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin kumunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alap, kami ay dumudulog sa banal mong kumunyon, mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito, upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y babalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming kumunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na kumunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod. Bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Nang adang unang
nagawang mahalin muli ako. Ingkong kay buti mo, sa kabila ng lahat, napatawad. Iniaalay natin ang mga panalangin mula sa apostolado dito sa dambana ng Inapo, ng dambana ng Parakleto. Apo Bibiana de Alexandria, Mauhay Family, Maria Marge de los Reyes, Apo Teresa de Alexandria, Apo Isabel de Constantinopla, de los Reyes Family, Concejal Joey Mauhay, Apo Donina de Padua, Norman Cueto and Family, Iyas ni Maria Rogin Paano, Apo Leonora de Alexandria, Iyas ni Maria May Ann Mangaring, Johnny Toplano, Apo Estrelita de Alexandria, Apo ang Boris Family. Liglay del Clabaton, inali pa rin natin ang mga panalangin ng Boris Family. Kelly Abratique, Maria Armenia de Siena, Apo Ruben de Roma, Apo Narita de Jerusalem, Apo Marcelina de Siena, Apo Viola de Alexandria, Apo Pelenea and Family, Anthony Bol and Family, ng Boris Family, ni Maria Teresa Boris and Family, ni Debbie Bitikon and Family, Danilo Rabino and Family, Apo Nonato Polon and Family. Inihali pa rin natin ang mga panalangin nila Apo Winifredo de Siena ng Boris Family, Apo Winifredo ng Polon Family, Inoymi Valleta and Family, Apo Sepronio de Alexandria, Iyas ni Maria Edrin Rosena, Iyas ni Maria Hanna Ayase Lopez, Apo Hermirata, Apo Maria Teresa de Malabar, Apo Aida de Padua, Twin Angels Synergy Team and Laride Family, patuloy pa rin natin inialay ang mga panalangin ni Prudencio Laride Family, Apo Soledad de Antioquian Family, Apo Neseta and Family, Miskaya and the Rosario Family, Jay Laride and Family, Kerubin Meinhardt Lariosa and Family, Mr. and Mrs. Alan del Rosario, Apo Nona de Siena, Apo Gloria de Alexandria, ni Felix Banda from Apo Lorelisa de Alexandria, Apo Benita de Alexandria, Apo Maurita de Antioquia, Merly Darap, Apo Lamberto and Family, kay hindi na mga panalangin nila Monsignor Meriton, Apo Lucira de Padua, Apo Demetria de Alexandria, Apo Generosa de Siena, gayon din para sa kaluluwa nila Pablito at Anita at gayon din ni Sian. Sa puso ko, kung ito hindi gayon din ang mga panalangin ni alay natin sa dambana ng Parakleto, Apo Angelina de Antioquia, D. Miranda Family, gayon din for ACC Chapel in Japan, Thanksgiving ni Apo Maria Cristina, Thanksgiving good health and personal intention of Apo Basilio and Apo Irene of Valenzuela, Apo Evangelina and Apo Benito of Pasig City, Binya and Menandro of Batangas, Apo Sosiman, Apo Sofia of Lapu-Lapu, Cebu, Senior Archbishop Juan Norman and Lotok Family, Third Order Beatriz Katunggal Beneseda Family, Apo Cesar, Apo Adora ng Quezon City, Apo Blanca Merlita and Mangawang and Family, Safe Delivery of Baby Daniela Lucelia, for Job Security of Ornilo Ababat Jr., Be Success ng Miles Realty and Builders, Chongkai Group of Companies, Kutsaira Plastic Caps and Company, B-Safe Specialty Contractor MTA Accounting Services, Billy and Diva Junk Shop and Trucking Services,
GB Poultry Farm and Breeless Marketing, Amulem Enterprises, and Past Recovery of Apo Hinobebe de Alexandria, Nasiya Benaceda, and Apo Maria Sarela. Kung hindi naman sa'yo pinamamalas, anin ang kagandahan, kung balang araw ay maluluma rin ang karikitan, ikaw lang ang tanging paglalaanan. Ang lahat ng ito'y sa'yo lamang. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng lubos, ang nagpunas sa mga luwa nung ako'y nabibigo. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahalang taos, ang nagbigay ng kasapatan dito sa buhay ko. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, ang aking Diyos. Sa mundong ito, kung wala namang ikaw sa buhay ko, ani ang galak sa puso ko, kung ito hindi laan para sa'yo. Ikaw ang puno dulo ng lahat, kaya isasama kita hanggang wakas. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng lubos, ang sumagip sa aking buhay na noo'y naghihikahos. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng taos, ang nagbangon sa akin kahit na ako'y kapos. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, ang aking Diyos. Anin itong aking lakas, kung hindi naman sa'yo pinamamalas. Anin itong kagandahan, kung balang araw ay maluluma rin ang karikitan, ikaw lang ang tanging paglalaanan. Ang lahat ng ito'y sa'yo lamang. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng lubos, ang sumagip sa aking buhay na noo'y naghihikaos. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng taos,
kahit na ako'y kapos. Ikong ang aking Diyos, ikong ang aking Diyos, ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng lubos, ang nagpuna sa mga luha nung ako'y nabibigo. Ikaw ang aking Diyos, ang nagmahal ng taos, ang nagbigay ng kasapatan dito sa buhay ko. Ikong ang aking Diyos, ikong ang aking Diyos, ang aking Diyos. Magsiluhod na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo, papanalin mo po katawan kami. Ni Kristo, iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo, pagindapatin mo po kami. Tubig buhas na giliran ni Kristo, hugasan mo po pagdurusa kami. Pagdurusa ni Kristo, palakasin mo po kami. O mabuting Jesus, dinggin mo po kami. Sa loob ng iyong mga sugat, itago mo po huwag kami. Mong ipahintulot na kami mawalay sa masamang kaaway, kami ipagtanggol at pakitin mo kami sa iyo upang kasama ng iyong mga banal ay pagbunyi ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Aming masintahing Ama na walang hanggan ang kadakilaan, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang pinakinabangan naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanang nakamamatay. Lahat nawa ng aming kahilingan ay iyong ipagkaloob para sa ikababanal ng aming buhay. Sa tulong ng mahal na Inkong, ang Diyos Espiritu Santo, at sa pagkalinga pamamagitan ng aming ina, ang mahal na rin ng mga patriarka, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangrihang Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo't ipahayag ang pag-ibig, kapayapaan at kaluwalhatian ng Diyos. Magmahalan kayo at maglingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Kagalakan naming tambuli, magdiwang ng mayroong ngiti, siyang dapat ilanghan ng pusong banal, may payapa at pagmamahal sa aming pagtaang. Kapayapaan ikalat sa bawat pagyapa, ikaw ang lagi naming awa. Kabuti ay palaganap, kagalakan naming tambuli, magdiwang ng mayroong ngiti, siyang dapat ilanghan ang pusong banal, may kayapa at pagmamahal. Bye.
panahon, kami lagi mong ampon, kakayanin kahit anong ampon. Muli, magandang gabi sa lahat. Sa pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Palapakan natin si San Juan Bautista, palapakan natin si San Juan Parentino, papurihan at dakilain natin ang ating minamahal na parakleto. Kaya pa at pag-